Good morning, guys. Ito po yung pangalawang gate ng Malacañang, guys. Dito po tayo, nakakapunta po tayo ngayon dito. Alam nyo ba, guys, meron akong di makakalimutang hindi ko makakalimutang alaala itong gate na to, guys, na napaka dyan ako naipit, guys, yung gate na yan, guys. Naipit ako ng maraming tao, guys. Dyan ako sa gate na yan, guys. Yung mukha ko nakasubsub, guys. Yung gate na yan, guys. At inaapakan yung balikat ko, guys. Dahil yan ay inaakyat ng mga tao nung panahon na pinaalis. Nung umalis na si Marcos. Yan ang malaking pagkakamali ko, guys, na pinagsisiyahan ko nung araw na sumasama ako nung sa rally, guys, nung para paalisin si President Marcos, guys. Kaya ang laki ng alaala ko dito, guys. Kaya nung napunta ako rito ngayon, guys, suminto talaga ako para picturean, kuna ng video. Ito yung pangaunang gate, guys, yung nandoon, guys. Yun yung po yung nabuksan namin dati, guys, nung revolution, guys. So isang bagay na hindi ko makakalimutan, guys. Ang akala ko kasi, guys, nung panahon na yun, guys, gaganda na ang takbo ng Pilipinas, guys. Sumama ako mag-rally. Galing ako ng anong yun, guys. Pero inyo, guys, galing ako ng EDSA Israel, guys. EDSA ito sa may EDSA, guys, sa may Ortigas Shrine. Galing doon, guys, nilakad namin yan, guys, papunta rito sa Malacañang, guys. Mga alas 7 ng gabi, guys, nandito na kami, guys, hanggat sa napasok namin yung Malacañang, guys. Isa po ako doon, guys. Kasama po ako. Pero pinagsisiyahan ko nang nangyari, nagsumama ako sa mga sa ganun. Kasi wala din naman. Nagiging ano nga yung bansa natin. Pero hindi man siya umunlad na mabuti. Eh, guys, ito yung malaking alaala sa akin to, guys. Dito ako, guys, naipit ng tao, guys. Ang edad ko noon, guys, ay nasa 16 years old, guys. Yan, guys, yan. Ako pinakaunang yan, guys, hawak-hawak ko yung gate, guys. Yung mga tao sumasampa sa balikat at para masampahan yan, guys, para makatawid. Nakatawid dyan sa ano, tapos nabuksan. Yung mga sundalo naman na nakabantay dyan, tapos nakita nila ang dami na ng tao, binuksan rin nila yan. Tsaka hanggat nakapasok yung mga tao sa loob ng Malacañang, at grabe yung ginagawa nila dun sa mga picture ng ating Pangulong Marcos, yung mga family picture, picture ni Ferdinand Marcos, Presidente Imelda. Tinanggal nila yun, guys, at inilagay sa higayat. Yung iba, guys, inaapak-apakan. Pero ako hindi ko ginawa yun, guys. Yung sa akin lang, pasok ako dyan sa loob. Nakita ko. Anong panahon kasi, guys, wala pang cellphone, guys, wala pang yung camera. Andala ko lang, guys, yung maliit na Walkman, guys. Nakikinig lang ako ng balita. So, biruin mo, guys, from EDSA, guys. EDSA. Nilakad namin yun. Lakad patakbo hanggat nakarating kami dito para palisin lang yung dating Pangulong Ferdinand Marcos. Pero pinagsisiyahan ko man yun, wala na rin. Tapos na. Nakamove na rin ng mga tao. So, pasalamat na ako, guys.
sa history na lang. Totoo yan, guys. Promise. Diyan ako, promise, guys. Diyan ako nahipit. Diyan ko nakita yung lumipad yung tatlong helicopters na nagdala kay President Marcos. Hindi ko alam kung saan, o diretso ba, sa Hawaii or mga around 11, guys, hanggang 12, ala 1, na ganun sila na umalis ng Malacanang, guys. Kaya sinishare ko lang, guys, ang aking alaala dito. Bye, guys!